Magandang araw sa ating lahat. Welcome back po sa aking YouTube channel para sa panibagong video. Gumala na pala ang mga itik, sana di sila umabot sa katabing palayan, baka makapinsala pa. Ganito po ang senaryo sa umaga kapag maganda ang panahon. Hindi umulan kagabi pero di pa nagpapakita si Haring Araw. Maaga pa naman, wala pang alas 6 ng umaga. Check natin kung may mga itlog ang mga itik. Bago pa lang sila nag-mature at umpisa ng mangitlog. May nakukuha na kaming itlog pero pa isa-isa pa bawat araw. Hindi pa talaga sila lahat nangangitlog ang mga babaeng itik. Okay lang, at least may itlog na nahaharvest araw-araw for personal consumption lang. Kung may isa kada araw ay meron tayong 7 itlog sa isang linggo. May fresh at organic eggs na at hindi na kailangan pang bumili. May isang itlog na dito, kunin natin mamaya pagkatapos natin magkape. May na-harvest na rin kaming saging dito, 3 araw na ang nakalipas at hinog na siguro yun ngayon. Habang nag-e-enjoy sila sa tubig ay hinihintay ko naman na kumulo ang tubig para sa ating kape. Pagkatapos ay pakikainin na ang ibang mga alagang hayop, ang mga baboy, manok, itik, pusa, aso, pabo at iba pa. At magluluto din para sa almusal namin. Sana ay mapanood din po ninyo ang mga nasa shorts videos ko po tungkol sa mga simpleng mga luto o ulam. Maraming salamat po. Nagpapakulo pa ako ng tubig para makapagkape. Ang mga alarm clock namin na mga gansa at napakaingay, itinaon talaga nila na nasa likod ng bahay para mag-ingay. Dating palayan po namin ito, huminto na kami sa pagpapalay kaya nagtanim kami ng nyog at iilang mga prutas para hindi idle ang lupa. May tanim din kami na walang kamatayang kangkong, dito na rin kami kumukuha ng panggulay at pakain sa ibang mga hayop. Makapagkape na muna. Habang nagkakape ay pagmasdan muna ang ganda ng umaga at ibang mga alagang hayop. Ito po ang buhay probinsya, tahimik, simple at malayo sa mga Marites. Wala mang nagtataasang gusali dito, meron namang mataas na bundok at mga punong kahoy. Hinog na rin ang saging fresh from the backyard. Tikman natin at walang nilagay na kalburo para mahinog agad.
Ito naman ang naipon na mga itlog ng itik pang-apat na yung isa kanina, kapag mag-mature na ang ibang mga babaeng itik ay magiging higit pa sa isang itlog ang makukuha natin sa isang araw. Kahit may lima lang araw-araw at sa isang linggo ay may mahigit isang tray na at organic pa, ang aming pakain sa kanila ay darak ng palay, mga gulay, prutas at ang iba ay forage na nila. Nandito rin ang mga breeders naming mga manok. May tatlo yata ang naglilimlim na. Naka-free range lang po sila. Sa aking previous video ay nagpakawala na tayo ng mga malalaking sisiw sa range, meron pang mahigit 15 pa na mga maliliit na mga sisiw sa kulungan at may mga bagong pisa na naman sa mga susunod na mga linggo. Provided naman sila ng pakain sa umaga at hapon, mostly forage din po madalas ang kinakain nila para hindi na tayo magastos sa feeds, for personal consumption lang din po at kung medyo marami na sila ay nagbebenta rin kami, nasa 200 to 220 pesos per kilo ang price ng native chicken dito sa aming lugar. Ito po ang kagandahan kahit simpleng pamumuhay lang meron at kahit backyard ang setup ay nag-e-enjoy tayo sa mga gawain lalong-lalo na sa mga alagang hayop, may pangkonsumo na tayo at minsan ay pinagkakakitaan din. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay nagustuhan ang aking naibahagi sa inyo ngayong araw. Shout out po sa lahat ng nanood at maraming salamat. Hanggang sa muli, happy farming po mga kaibigan.